Salamat kayo sa Ginoo mong igsoon sa naghatag sa iyang ginabuhi. Pinagi sa mga pag-awit no, ito ang mga patanon o mga young people. Salamat sa kinabuhi ni Sir Bernard na naghatag po sa iyang panahon na mahimong nagpagamit sa Ginoo para makadumugta sa mensahe sa pulong sa Ginoo. Pag-usap. At ang masalamatan ng mga Kristuhano na doon ay kapasidad na kamo tindog sa tubangan para sa pagdalas pulo sa Ginoo. Sir Junard, ato gilabay ang Domingo o sa sunod siguro ang Brother Jun na po. No? So, ato na mga isoon na hindi mo tungod kay gusto na ko na makasinatipod ko na ako'y walihan kay dili ko ganahan na ako may sunod-sunod sa daghan ng mga tuig nga kanunay nga akong gawali gusto na ko nga mahimog po kong makadumog po kong pinsahe. Gusto na ko mamulingkod yung gudan sa lingkuranan isip ko sa nagang ordinary libro nga ako yung iwalitan. Ano ba? Doon ay uban na sunod nga dili na gusto maminang muwali gusto na kanunay mo ay muwali ako dili ko yung anak. Ang Diyos ng Isol, panalangin siya, kaya ang mag-inatua, panalangin niya may nagawa. Okay, dito maglangan ng Isol, dito takaroon sa ito ang mensahe karoon. Sa Episo Kapitulo 5, Episo Kapitulo 5, sa English po dyan, para matay mga Bisaya, Ephesians chapter 5, verse number 1 and 2. Mani ang doon versikulo at itong basahon. O hinahunta ng Diyos mong gamit kayo na ako karoon o mong gamit sa iyong pulong para panalanginan ka ta sa mga espirituhan o panalangin niya may itong kikinahanglan para nga makasugatod ta sa kitaw o bugno sa kinabuhi o bugno sa pagtuo nga itong iatubang ay wala pa kuman may soon ang kitaw o pakigbiso o pakigdumog sa pagtuo ay din anahatag karoon. At tumasaw ng Indri, busa ka mo mahimong mga sumusunod sa Diyos, ingon nga mga pinalangga nga anak, o paglakaw diha sa gugma, ingon nga si Kristo sa naigugma ka nato, o bihatag sa iyang kaugalingon alang ka nato, nga usa ka halal o usa ka sakrapisyo, nga to sa Diyos, alang sa usa ka mahumot nga alinyo. Magkapanalangin ang Ginoo sa pulong, ang buta, amanang mga langit nun, ikaw ang nagtupad na sa langit o sa yuta, ikaw Ginoo ang nagtawag ka na mo, ikan sa kalimutan sa kangingin, anong Ginoo nga magkakita sa inyong bahayan, musalik ang buto ni ini o mag-alagad ka niyo Ginoo, ingon nga magsunod ka niyo. Salamat o Diyos sa iyong punong, o kamong ipangayon o Diyos sa iyong presensya sa Balang Espiritu Santo, nga ikaw ang Ginoo ang magkapatipabaw sa utag o sa karamo, araw na mong pagsimba amahan niya karoon, kanimo Ginoo mahimo kay kini mapuslan ug matulugan mo sa Espiritu han tentang samtang kami Ginoo nagpadayon sa pagdisko diha sa mga adlaw ug lugar dai gitagal na ang kanamo. Salamat po Dios sa imong pao kaloy ug tanang tubo timaya ang ibalik kay kanimo sa ngalan ni Kristo Jesus nga manluwas sa Ginoo. Amen. Amen. Kaon ato karon ni Jesus minsay ato ni gitagan ko ato ni gitagan ni Jesus sa iyang uluhan gitawag ko ang langit ton. Ang langit nun magsuon nga pahungot sa Diyos. Langit nun nga pahungot. Kaya naman mga ikso ay itawag mo yung tanong nga pahungot. Ato nga mga ikso, itawag mo langit nun nga pahungot. No? So, sa kinindihan, ato nga mga ikso nga ibasa, kinderesa ko ang atong kuluhan sa atong patulunan. Ato nga mga ikso nga ikutlo, gikan diha sa unsay ibungat. Kaya ang pagbasa mo, at hindi ito ang pagtuon sa pulong sa Diyos Mingsoon, nanituha ka, pati, gitawag sa express stroke ka na Mingsoon, litra po litra mabasa. Huwag ang ikaduha ang gitawag Mingsoon o implied stroke. Ang implied stroke, dili hindi mo mabasa litra po litra, pero Mingsoon ang iyang hinaiya mo hina. Example, sa gitawag Mingsoon o Trinity. Trinity Mingsoon, dili hindi mo na mabasa sa Biblia. Pero ang iyang kinaiyang anaan. Huwag na mabasa dito sa 1 John 5:7 kaya ang unay tulong ang nagpag-imatuon dito sa langit. Ang amahan, ang pulong o ang malang espiritu o kinitulong sa muna ang mga isaw kay kikuhaan na ito sa gitawag ko, Trinity. Muna ang mga isaw o niya. Karoon, hindi ang ato Trinity express.
mabasa mo nila ito, tanawa, nasa verse number 2. O paglakaw diha sa hukma, ingon nga si Kristo usap na higugma ka na ito, o naghatag sa iya na galingon alang ka na ito, na usa ka halal o usa ka sakripisyo, nga ito sa Dios alang sa usa ka humot. Alang sa usa ka mahumot nga alin yun. O na nato ni Giulohan, ato mensahe karoon na iso, o langit ng pahumot. Now, mga Kristohan, ato himaluan nga kita pinangga kita sa Dios. Kano sa mga tanahin mong pinalangga? At itong higayon na iso na hinawag si Kristo. O na kasi, oh, busa ka mo, verse number 1, busa ka mo, mahimong mga sumusunod sa Diyos, ingon nga mga pinalangga nga anak. So ato parang sa mga versikulo, nga kinsa niya ni pangga, isa ka mo mahimong mga pinalangga nga anak sa Diyos. Sa unsang pagi, mahimong kang pinalangga nga anak sa Diyos. Ingon niya ang remingsoon, ingon nga, ingon pa niya nga, busa ka mo, mahimong mga sumusunod sa Diyos, ingon na pinalangga. Sa ato pa magsunod, ang nagsunod ng Ginoong Jesucristo, gitawag siya, gitawag sila o pinalangga na anak sa Diyos. Karon, kung hindi ka nagsunod sa kabubot mo sa Diyos, kung sa may tawag ni mo, kung sa may tawag sa isang tao, na hindi masinuntanon sa Ginoo, pero nagandawag sa Ginoo. Tanawa may iso, versikulo 6. Oh. Ayang itugot nga adunay tawo nga maglimbo kaninyo pinaagi sa kawa nga mga pulong kay tumod niining mga butanga nagaabot ang kapungot sa Dios ngadto sa mga anak sa pagkamasinupaton. Unsa kay itago ni Sugod? Kung kita pa mo mailan, kung kita malingla, magpalingla ngadto sa mga dili mao nga istorya, ingon na kasulatan mahimo kuno kitang anak sa kapungot. Hinong naman ito may sunod, napungot ang Diyos, hinong pa niya, oh? Gitawag kayo tungod diining mga butanga, nag-aabot ang kapungot sa Diyos, nga nga sa mga anak sa pagkamasinupakon. Nga nga napungot man ang Diyos na ito? Tungod kay kita, na hinong masinupakon na anak. Pero man ang pasagot na impirmo ka kung nagsupak-supak ka sa Diyos. Muna mga Kristohan, mo ikinahan ng kabalutan na pinangga na sa Diyos kung ito nagsunod sa iyong kapungot. Pero kung kita may sumili ganito, magpasinunta nun, ang rason pinaay, nakalingla na ito. Kung sa may nakalingla na ito, iyon niya, oh, ayaw itukot na anong may tao na maglimbong kanyo pinaagi sa kawa ng mga puno. So, giginaan na may suon, kabalo ka, kabao ka may suon mo si Gregit sa sakto o sa sayo. Ako nakita ang mga suon kaganina, sa Sunday School, i-pick up ni Sir Bernard ang pulong, ingon niya, ang akong mga karmiro nagapatalimhong sa akong pulong. Nakaila ako kanila o sila nagasunod ka na ko. Naghahatag ako kanila o kinabuhing dayon o walang isang pinsa na makaagaw kanila gikan sa kapon sa akong amahan. Now, ato nakita may suon, ang magpalantay sa karmiro, ingon na si Kristo Jesus, ako mao ang ako makarniro na minaw sa kundingo. Si Kristo gitawag siya o magpalantay sa mga karniro. Ang karniro gipasabot din ni ikaw o ako nga nakadawat sa kaluwasan kay ato gidawat si Kristo at buktong personal nga maluwas. So kita gitawag mo ang karniro sa Dios. So ang imo o ako katundanan mao ang pagsunod kung asa ang ato magpalantay. Pero may isuon doon ay dili malalis mga isuon kung ato ta sa pagtuon sa mga ginaiyahan sa karniro. May mga karnino may iksoon at talibang bagong yun. Mamagani ka, naiistorya may iksoon nga ang akong karnino, doon ay, ditawag may iksoon, doon ay usang kagatos ka mga karnino, ang usa na wala, o ang kasiyaman o siyang, naarap ito sturil. Katong kasiyaman o siyang natawa sturil, secure ba ito? Kung siya kikuhat sa magbalantay, ipangita niya ang isa na nasalaan. Nga kung nasalaan man, kay doon na kayo karniro may iso na latawag, latagaw, di ikin mo to tingong sa Ginoo. Doon ay pagulagway niya ni may iso, nga ang usap mo ka magpalantay sa karniro, sa diyan na makaplagan niya ang iyang karniro na wala, may iso kung sa iwanto niya, iyang bunalan ang diin. Kay na ang karniro may iso na matasan sa karniro, kung masalaan na pag makakita na lang sa iya, sa iyahang kagalo, mudahkan diangkot sa iyo, magbalantay, mudahkan.
iyakin mo haon, kung iyakin mo igsoon, mas anong siya abaga, kanya mo sino yung tensi siya ang mga higala, kung siya masilingan, magkalimay ka mo, kaya kung nakapagan ng akong karniro. Ang Diyos may igsoon, kung ikaw nakadawat na ni Kristo, kaya manulot ka, di mo manulot sa Diyos, hindi siya nasubot na masalaan ka. Pero kung masalaan, magaling ka, kung hindi magaling ka, igsoon, musunod sa kabubuton sa Diyos, kung mawalak mata, ang buhan doon sa Diyos, pangitaon ni Tania. O yan, sa niya na makaplagan ka niya, kung nakamano tayo mga igsoon ka, di ba kitang tao sa diyang igsoon na kita ma-aksyon na tao, kabulak sa kabubuton sa Diyos, di nagkaganahan mo balik, di nagkaganahan mo simba, di nagkaganahan mo basas Biblia, di nagkaganahan mo ampo. Pero ang nasa sunod sa inyong kasing-kasing igsoon, kung sa ganit, mabati na niyo mga igsoon ang kahadlo. Mubati na ka maigsoon kung kabalag ka. Dili na ka komportable sa iyong kinabuhi. Okay, ako lang ginagdaw ni Sona ang orasan. Tugma na din. Dili na ka, wala na kay kalipay. Iyan sa niya mga Sona po, na yun na din mo ang inyong pagkawalay gana, wala na kay gana mo ba sa Biblia. O niya, huwag na maglagaw na magsunti sa pulong sa Ginoo, mutangok na ka. O niya, dahil musunti din mo, panangitag, bisitahan ka. Mu-intipin tuwod, tinuod ka, pero mamutang parang may iksoon, masunti ka sa pulong sa Ginoo, magluka ka, di na kagandahan mo ilaw. Hanggang may iksoon ang buhaton sa Ginoo ni mo, padalaan ka na may iksoon o mamutang na makapian sa imong kinabuhi. Muna nga, ang mga anak sa Diyos may iksoon, kung kita mapalayo sa kabukot-on sa Ginoo, kung mabulag ka masunodihan sa Ginoo, balikan na sa Diyos. Padala ito ang mga problema. Padala ito ang katalagman. Kung muna yung uban nga mga Kristohanong may iksoon, balik sa Ginoo, kaya naanay na itapos pamilya. Kaya mo muna mag iksoon. Kung ikaw nga niyong iksoon, di rin nagkarusunod sa kabukot-on sa Diyos, lahi ang kapungot sa Ginoo. Ang kapungot sa Ginoo may iksoon, dili mo, labay ni mo sa impirno ang iyang kapungot tungod sa pugma. Wala yun niyo. Iyon rin si versikulo 6, ayaw itungod na ano na ikaw na maglimbong kaniyo pinaagi sa kawa ng mga pulong. Kahit tungod din yung mga butangan na kaabot ang kapungot sa Diyos nga nga sa mga anak sa pagkamasinupakon. Kung mahimog kang masinupakon, kay nalimlang ka sa kawa ng mga pulong at sa mga tao, iyon ang pulong sa Diyos may isoon. Nalakot po ang Ginoo ni mo, napungot ang Ginoo ni mo. Huwag nahimu kang anak na masinupak kung tungod na ikaw nag-intertip pa man sa mga pulong na walay pulos. Muna nga, hindi ito nakita ang iksong ayaw, itugot. Ganun ay tao na maglimbo kanyang pinaagi sa kawa ng mga pulong. Na kung saan yung kawa ng mga pulong? Aminin niyo mga Kristohan nun, hindi mga iksong gani na maliskalit sa pag-alagad sa Ginoo. Kay nakadumog sila nga ilang igsoon pas pagtuo. Nakadumog sila nga malikas. Pastor, dami sa iba pastor niya. Kay nasikwan pastor, itong kauban sa simba, nadungga na ko pastor na malikas man. Mga ginagmay lang mga butang ba? Usahay nga igsoon. Nakakita siya sa igsoon nga sa kauban na simbahan. Nga kanang sa pala mga nalita may iksoon karon nga naghulam sa kwarta niya pa sa kipahulam ignorant at pagkukin po mong graduate sigir walang pagkukulam di ba parang pag-iulay mo kawa ng mga pulong kay abin niya may iksoon at Kristohanon sa tinong lang dilita ng Kristohanon matiyo may iksoon pag-una-una napag yung mga tao sa mga nakadapat sa tinong mga iksoon pero wala pa mahuman ang Diyos magtrabaho sa kinabuhi, anak. Niya kayo nalika, ano simba kayo? Gusto mo na itong kaoba na sa simbahan, pati mabatasan. So, ang nito mo ngayon, so, imbis mo na ito, magkatulang tao na nagsuntik dilimayo sa iyo, mo ay ginuklan sa Diyos, o niya karoon ka na discourage mo ka. Di na ka mo simba, tungkol ka na discourage ka, papapil ka na kulo sa Ginoo. Pero ang paglupo sa Ginoo, may sumutok pahimak mo na ito. Na ang ato ay
kasuon nga magpakalangan sa Diyos, wala na nagpunik sa laing tao. Ginagawa masabda na ito nga versikulo 6 na iksoon, ang ipasabot din yung iksoon nga mupadayan pa sa pagkalangan sa Ginoo, nga din na ito may iksoon, ikunik ang atong iksoon ng kadasi o ang atong kinabuhin, ganto sa ubang tao, kundi din na ito magin sa Ginoo. Para ano ang mga iksoon na? Dili gini na ito ang iksoon ikapanghimakap na hinumdong ang itong panahon sa kapa. Katong kusok pa kayo ito ang mga kusok pa kayo ito sa tanan na ang kining mga investment. Ang kining may iksoon, halos katungat sa libro may iksoon dito simbahan may iksoon sa kining Iligan na isipahan dito. Halos katungat may iksoon ang nawala. Tungon kay di-encourage man, usa sa iyong iksoon dito na mag-invest kung kwarta may iksoon sa kapa. Pagkawala sa kapa, ang naitang may iksoon, nangundang sa pagsimba, na-discourage. Ang ilang mga iksoon nga di mahayan, tungon kay ang nagdaladal nila sa pag-invest kuno sa kapa, iksoon ang pagkila sa pagkodesun sa simba niya, ispitalo kayo na ninaro nila ba? So, ang pamunta na kayo mga iksoon, nga naman na nangundang man sila sa pagsimba, tungod kay maingon na lang ito ang sunong pagkasulti, nadala sila sa kawang ng mga punong. O ni Andrew, ayaw itukod na yun ay tao na maglimbong kanyo pinati sa kawang ng mga punong. O, kay tungod ni ining mga butanga, nagaabot ang kapungod sa Diyos gana sa mga anak sa pagkakasulupan ko. Akaroon ay sun, ang ako, na-encourage man po, kaya naman sa kigdasig na po lagi, yung mula dito, ang kapa, dali ang kikwarta ni Pastor. Isa yun na niyo na ang inuang, ang sa patupila ito ka percentage ba ito, nga, sa duha lang po na iso ka, kwani mo, sitaw ka na, sitaw ka nila ito ka ng, ka ng piaw, sa duha lang po niyo ka piaw, at tulog ay tulog. Tulog niyo ka piaw, Pastor. Wala. Kanang ikaupat na pastor, ganun siya na. Kaya ang ako, ako na yung kwinta-kwinta mixon, ang 20,000, ang mat, ang piawat at doon ay isoon din, kay, ano siya matulid, kada si Mara, ito, ang dilid kada, kaduhang tayo ito sa kabulan, kalimot ng mga kwarto, may isoon, ang 20,000 ako na yung kwinta, ang 20,000 ako na isoon nag-invest. O, ang unang piyaw na itong isoon kay one word, 6,000. Kunya, ikanuha, 20,000, ikatulo, na nisi otso. Pag ikaw pa itong piyaw, kung ano, ganun siya na ko. Kunya, good for 1 year, kaanan, pwede na mo, ang kwarta nila. Ang mga itong isoon na nadaldal dito, o dito, invest ko 20,000. At kaisa rin na kapi-out. 6,000 na pi-out. Pagkahuman, na-out. Na-out. Napakata na mga ito. Ikaw ka na, iyon na ka. Kung sa may nasa yung muna-muna, katumag yung tawa ka ko. Unya ako, kauman mo sa simbahan. Di mo yung nag-aundan ko. Labi pa mga ito, kaya ang nagdaldan, pastor yun. O kamo pa, pag-invista dito sa kapa, kaya kung tamanatok na tanan. Matang sundi ni Sir Bernard ka kanina. Nautang kayo may iso na manatok ka, na di nalihan. Kaya nang ito ang ito, easy money, dauta na. Kaya wala easy money may iso sa Ginoo. Sa tanaw, balik na tayo dito, nilayo naman tayo, abot mo nung kapanin. Tanaw, isang daw, versikulo 1. Busa ka mo, mahimong mga sunsunod sa Diyos, ingon nga pinalangga na anak. Karon malutan ako ninyo. Kung lagi mong anak pinangga, at karon ako na ito ni Sir Junior, no? Kaniya ang nagsun, isa pa mga nakabuhok, pinangga kayo na niya. Pag mauna ka rin na yung mabuhay, kung wakot na rin na yaman, kanapitaw niya ito ang nagsun kapasidad ni Yuhan, na kung pulaan na siya pinundun din eh, wala na, magsuki na na, ako ako sa amahan, nagsun, iya ginapoyon ko yunan. Dili ikip niya luklun. Ang rason, nga naman, di iya magyarto sa pagka, ang pag kuwan sa iyang anak, tungkol kay binanggan niya. Ang Diyos mo
Jesus, atong pagkahimong anak sa Ginoo. Dili na yung tabi sa Ginoo, giilog ba? Ginugol ba kung tabitso na yung sa Ginoo? Panahon na magpasaway ta, panahon na magpapadlog ta. Ginugol ba ta dahil sa Ginoo? Gikulata ba ta sa Diyos? Iyan mang itugog na masayos yung pagta niya o tinini ang damtrak. Sa Diyos mo isulong ang kabuhatan mga kapakyasan sa Ginoo, gimuko ba ta dahil sa Ginoo o dahil sa mga pusti? Unsa ba ngayon na itapos sa ato, itaptan ba ta mga sakit nga ikalamatay? Wala, ipasensyahan ta ba sa Ginoo? Nga naman, kitinangka ta niya. Pero na iyan mang isulong ang ipabalo ng istorya. Busa paglakaw niya sa guma. Oh. Pinangkatang anak sa diyan, nadawat na ito sa Kristo, nahipot ang anak sa Diyos, o pinanangka niya. Pero gisugot ang o paglakaw niya sa guma. Ingon na si Kristo sa nahipugma ka na ito. So, kung saan ito nakita ng Iksoon, gisugot ka sa Diyos nga, maglakaw ka sa guma. Kung saan may pasiyanan, anong man nakita kinahangin maglakaw sa gugma? Ingon niya, ingon na si Kristo na higog mausap ka na ito. Tanaw na ito, Iksoon. Kaya si Kristo, maman ang manifestation ng Iksoon sa gugma sa Diyos. O mismo si Kristo, iyang ipakita ang iyang paghigugma na ito. At ang pamutan na ito, kaugalingon, tungkol sa gugma ni Kristo, kung siya ipipuhat alam na ito. Nagbitay siya sa cross, ay gilansan sa cross. Si Kristo ay ilansang sa cross. Si Kristo ay sumsawa pa ilansang sa cross. Asa man si Kristo na tao? Si Kristo ay sugon o saka Diyos nga nagpakatao. Buti pa sa pagdiligid siya tao, nagpakatao siya. O sa itawanan na kahintang, asa siya na hinukso? Asa siya di panganak? Di panganak siya kay sugon sa saka pamilya ng kubre, dili milyonaryo. Sumana sa kisong ni Sir Bernard kaganina, si Kristo Jesus datong ayaw kaysa nagmugna sa langit o biyuta. Tanan mga eksyon ng mga mineralis kaptangan sa kalimutan nga itong nakita, si Kristo ay nagmugna. Kaya wala yung isa sa mga nagmugna na dili pinagi kaniya, mao na eksyon ni sa Juan Kapitulo 1. Karoon na eksyon, si Kristo may eksyon na dato ka ayaw, asa man siya ni nahimugso ay mga tao. Itos pamilya niyo, pupre kayo. O sumala sa libro sa Biblia, sa tawhana ng mga eksoon gani nga basihanan, si Ginoo Jesus Kristo wala yung kapasigarbo. Nga naman si Kristo Jesus mismo sumala sa Biblia, wala yung grabo. Wala yung isko niya. Nga naman, kay si Kristo Jesus, ipanganak ni Maria, kinsa itawag ama-ama ang pangita pamanday na. Huwag ang pag-iskila sa ilang panahon kanyang ito, aron mahimo kang titulado o edukado ng tao, dili gamay-gamay ng isuon o gasto. Isa yung nanay mo, kinahanglan kung iskila ka sa ilang university may isuon na isa dito sa mga inila magtutuklo pa o si Gamaliel. Kinsa estudyante si Apostol Pablo. O sa bagita ni mga isuon ng abogado o parisiyo, inila sa katiling pang Israel, dili ano-yano. Si Kristo ang sumunili ka ako na anak. Si Ginoo Jesus Kristo, usa ka kabos o usa ka pobre. Pamutana, gano'n man na si Ginoo Jesus Kristo, gipili man niya ang makabos kaayo nga hukom sa katiling pang sa mga tao, dito si Kristo ng pagkatao. Sa diyan ka isoon si Kristo na dayan na, ipamutana man isoon si Ginoo Jesus Kristo sa mga tinunan ni John the Baptist. Isa na matutudlo, ipadala kami ni Juan ang Baptist. Aron sa pagpangutana kanimo, kung ikaw mo na ba ang Mesiyas na muapot sa kalimutan? Kung sa ito ba ni Kristo, ingnan ninyo si Juan, ang mga buta na kakita, ang mga amang na kasulti, ang mga bakol na kalakaw, ang mga sablahon na hibluan, o niya ang mga patay na banaw o ang maayong balita ikawali nga dos kabos. Pagunta namin, so nga naman yun si Kristo na tao sa kabos? O nga naman may balita, di pa abot nga dos mga kabos, na naman mas mga dato? Tanawa na ito, Kristo. Tanawa na ito. O kung sa'y rason,
kapitulo 9. Ikalawang Korinto kapitulo 8 ulit. Ikalawang Korinto kapitulo 8 bersikulo 9. Matod pa. Kahit kamo na hibalo sa grasya sa atong Ginoong Hesukristo, nga bisan kun siya adunahan apang tungod ug alam kaninyo, siya nahimo nga kabos aron nga kamo tungod sa iyang kakabos mahimong adunahan. Aron nga pinaagi sa iyang kakabos kamo mahimong adunahan. So ang pagtulunan rin ang tumakita ang eksorbony, si Kristo nag-antos, may padayag sa kalibutan sa mga pag-antos, aron ko na ikaw nga anaa sa sitwasyon usab sa mga pag-antos, ikap mahigawas niya, gikan sa kalibutan sa mga kasakit o pag-antos. Nanaog si Kristo sa kalibutan sa mga pag-antos, aron ipahigawas kita ng soul sa dapit sa mga kasakit o pag-antos. Ngunang yun ay may soul, nga siya, nahimong kabos, aron na pinaagi siya kakabos, kita mahimong adunahan. Doon ay mga tao may soul na nagwali o ni Sir Bernard pa, na mislead nila ang mga tao. Kaya ang tumutuyo niya, kumbinsiyo ng tao, nga aron mutap, mawapot sa ilahang bundok para mahimong adunahan. O mo ni mga soul, kita sa atong kaugalingon. Sa atong may soul, pagwali sa may malita sa kalawasan, dili maoy, gihimo nato maigsuon nga paon. Dili paon nato ang pagkadato. Sa ila, nanagan silang tao ang ilang gigamit ng paon mao ang pagkadato. Ang pinakamayin ko yung maigsuon sa may malita, kaluwasan sa kalang, aron ang tao di maimpirmo. O kung ano na may pabor maigsuon sa kinabuhin ng luwas, resulta na sa ipagkamatinunanon sa Ginoo. Muni mo, di maigsuon ang unod sa mga balita o ang ulod sa katuyuan ngao si Jesus na tao sa kapos ng pamilya aron iyang ikapakita ang Jesus at iyang larang sa iyo o ako na kinabuhi kung iyang disuntin ni Jesus ikaw o ako sa dihang nanadawat na ito si Kristo nga ito manuluwas o ginong pinalangga at ada karong kinsa na iyang ipangga ang masinong tanong ang dili mga iso o masinong tanong sa may pagbati naasay gugma paghihapon, pero gihanigan ang ugkapungot tungod sa pagkamasinupakon. Sama so sa kakarniro, ipangita, gibalik, ipasaan, pero gibalian. Pero mga eksyon, kung ikaw ka ibalian, naakaka sa kaabunda, naakaka sa kapag ka managayawan, kung gibalian mo ka sa Ginoo, dinilin. Muna na kung ang tao ng suod, anaasay sitwasyon sa mga pag-antos o kasakit, dili niya mag-question ng Diyos. Dili niya mga suod pwedeng lubakon ang mga sakat sa Diyos. Ang tanan ng suod, resulta ni kung unsa ta sa pananaw sa Diyos. Magina, kung buutan ka, kung sabi plano sa Diyos, panalanginan ka, kung buliyagod ka, kung unsa ka ng klase sa pagka, anak sa Diyos, ay mo lang, napasagdan sa kasigino, kaya nga naman, kung magkakakatkon. Ang mga panalangin sa kinabuhi may isuon na disaad sa Diyos para kasulatan, usang kinikariwan. Panginoong Kristohano, ang kaluwasan o sa kagasa, pero ang pagkakasun sa kaluwasan o sa kaganti. Muna nga, magkayong kanaraman na dilimatan ng Kristohano, yan tagad sa Ginoo o sa kinabuhi malambuon. Ang tubag may isuon, tungod kay dilimatan ng Kristohano, nakakatun may isuon sa awag ng pahimuon, sa Diyos na iyang maluluwas. Kita ng sundili kita, sa tinuod no, kita ang tanan, bisang dili na pareha mga ikso, tinagay arang-arang, na ako'y arangan, na ako'y itawag mga ikso, dato yun, kaya kami ninyo, ikso, dagan ng pastor, o dagan Kristuhano, ng mga dato yun. Example, si Ray, si Pastor Ray, ginayin si Pastor Ray, si Barabas, si Pastor Ray Barak Sumarabas na iksuon, kanhi usap ka manuluyay o utak. Dito sa terminal, iksuon, dito sa bus terminal, sa tugon. Manuluyay na siya mga iksuon, mangangkat na na. O niya sa iya mga iksuon nga pagkamaninunan, aron niya sa pagkalakad sa Ginoo, usap ka kinulungan ni Buhat sa Diyos, di palang
siya may libro pala siya ang atura under Pastor Chris. Ang komisyon na imo siya milyonaryo. Iyaw ni mo lang may suso sa katuig may suso, bitutal may suso na ilalang kahit siya pagkirin nila dito sa tubod. Ang nito po may suso, ikabang may suso sa doon sa mga 2 milyon ang ilalang ang ilang may suso income sa tibuhog na tuig. Kunya ka to, may suso, kwarta 2 milyon may suso. Majority ato, iya ato. Pero pagkutana, ano siya ang maging pukunoy di himo nga milyonaryo? Dito may sun sa simbahan sa ito, Great I Am Bible Baptist Church, Tubod. Ngano siya ang maging na himong milyonaryo? Doon naging katuyuan ng Diyos. Ang upang may sun, di po ka maigaw ng kwan, wala nga rin niya po na upang mga libro, mga tismanon. Pero may sun, naging babaw ko ito siya. Siya kinang pinakalabaw. Ang pagkutana, ano man? Tuhod mga isuon sa iyahang mga isuon pagkaseryuso, tuhod sa iyang pagkabuutan, tuhod mga isuon sa iyang kumitmin mga isuon sa Ginoo, na dili na ito magsuon, dili na ito magsuon masunod. Laing ito siya. Muna nga laing yun ang iyang panalangin. Laing yun ang tungkol sa Ginoo sa iyahang. Biabot ang panahon na nagpastor siya. Karang laing suon, pastor siya, diyan na sa kung saan nalapit na tumon, gihapon. Sila dito si Pastor Chris sa Sagadan, karoon ang nagdala iyan ng mga anak. Siya may suon na dili sa Pigkaranan. Inisunod pala niyo may suon niya. Kaya ako, may ginoon ko kasunod, pero agi-agi na ko. Pero ang nanagsunod niya, so inisunod pala niyo sa entrance sa langit, baka inyong ka may suon. Nagkaroon po mo salamat at ako nito. Kaya pinilang butin, check-in. Alam sa usa ka mahumot nga alin yun.
kinalangga ka na, kung sa paleta, usap kita kalangit nun ng perpiyong sa Diyos. Di ba nga isa, imunta na ako, kung ikaw perpiyong ka, kung ikaw pahumot ka sa Diyos, nilipot siguro nga yung una-una o may suon na ikaw, mura kang taong grasa. Di ba? Wala talagang tungkot kung about of prosperity. Wala yung gospel of prosperity. Pero may suon sa Bible, ang prosperity na kabilina sa taong buutan, kinsa na tapatong kondisyonal na relasyon sa Diyos. Kung nahimok kang anak sa Diyos, kung naglakaw ka sa pagkabuutan, diyan sa pananaw sa iyong langit ng Amahan, may suon. Ang pabor sa kinabuhi, ang panalangit sa Ginoo, may suot sa kinabuhi, naananak. Naananak, activated na lang ang suot. Ang mga sakat sa panalangit sa Ginoo sa ating kinabuhi, inikalibutan na, dililagay sa langit sigurado na. Kaya bisan mag-aning ka o makililimos ka, sigurado na sa langit, kaya kay magsuot ng kulapan. Sa panahon nga ang nadawat si Kristo Jesus, ngayon manulos, Ginoo, isa ihimplo. Ang ingon sa panahon kasulatan ng Iksong na sinasabo. Di ako na nagpuyo kung siya magsun sa paraiso. Kung sabi ng paraiso, sa Biblia ng Iksong, itawag mo sa siyang tanaman sa Diyos. Kung sa lahat ng asote, itawag mo siya magsun ng bagong Jerusalem. O na ang tanaman ng siyudad sa Diyos. O naman na. Karo na Iksong. Kinikisunti sa balaang kasulatan, kining kita wag may sunog pagkabuhutan, kining pagkatinaran na ito, baka nang pagpalayo na ito may suon, sa kalibutan ng mga suon niya mga butan. Kana ato pang pagpasahin ba, kung sa ining kalibutan, nagpalayo ta sa tanumatang sa kalawayan, na diin may suon, ito namataan sa kani ato. Samantang sa una, inabako, bisyoso, sa bisyo, ang mga tabako, bisyo, sugal, sungkang gali, sakong, hantok, isang pagkaling ng lagtukanay. So, na may school. Gusto ko na, sa eskwilahan, kanang lagtukanay daw, kanang julin ba julin? Para nga din ka na akong malagtukan, muhanta ka na ako o piso. Buti pa sa mga piso, o timong dula, mahimo na may school na sugal, basta mo inbol na ang kwarta. Nakakaana. Ako sa mga may school, dili ko ka mga baraha, pero kaba ko kung ano itong katakan. Ako may gusto kong gusto kong inom o ka ng ilinon, kaya pala ko kong gusto ko na. O, napay ba ako na gusto ko na may gusto ang ekspresyon na may piste kagyan. Kanang pong piste, ikan sa puno, piste. Bisa ko sa istorya, may gusto na nila sumpay, piste. Napag ilang pong yawa. O niya, gusto kayo may gusto ng intriga. Isang naman niyo may gusto nga ako nagkatunan sa una. Ay nasukan ako ba? Nasukan ako class meeting. Hingan ko mga hilas nunoy puto. Hingan ako nga nunoy puto. Ako ito may isumbo sa akong amigo nga dako. Dako ka to siya. Hindi ko kasukol kay dako ka siya. Tungkan pa na ako may isumbo sa akong amigo kong dako. Yung sa isumbo na ako. Hingan ko. Kung ba? Ganun siya ko ano? Ganun si Charlie Oksuti. Inyo siya. Pisong daw ka. Ako kay intriga ba? Eh, baba, pwede naghana ng istorya ng isang kayo. Huwag na kinaya sa taong daktan. Ako di-intriga. Abin ni Mungisun, pwede na sumuha. Ato din niya. Siya, pag-ato niya, kung sige mo ni mo, dito ko lang ulo. Pag ikaw niya nga, pag ikaw niya ang isang kayo, kung sige ikaw ni mo, dito ko lang ulo. Ama niya, sumagay din sila. Ako ba isang nagalata, pwede din akong katawa. Mauna na itong mga strategy sa unang ekso. Una itong dokutan, kinahinan. Pero karong ekso, yan ang kadamat na sa kaluwasan sa itong himuha, ginusulan na itong tuntanan, mga butang. O, amin ninyo mga kristuhanon, kanap ito ang mga pulong dokutan, pag-insulto, o kanap ito ang pagpag-intriga, kanap ang mga pagbutang-butang, isulti na sa Biblia. Muli itong dokutan na kinahinan, so tiyan ang mga ekso, nagpapanamatay doon sa intriga. Ako papa may isang namatay tungkol sa intriga. Di hanap ko na may napamatukan na kinidiin pulong butang-butang. Kasi ba nang pulong intriga, pastor? Eh, intriga. Naro ba yung sakyanan, pastor? Sir Bernardo, ganang. Kasi na, intriga. Intriga. Ertiga. Ako, ertiga. Dili na mama. Pero mamaw ko pang istorya ba? Kanang pulong mga isang na intriga,
Buti pa sa kung sa Bisaya na dili sa Biblia may igsoon, butang-butang ba? Analitan ka ron. Kaya mo igsoon, nalagod ka. Imo na siya i-intrig sa lahing tao. Butang-butang ka mo na sa istorya. Nga, gidakot siya, gidakot anak niya. At ako mo gisukyan, masuko man to. Kung sabi mo ato, diritsuon. Diritsuon na siya. Ikaw mo sa kinukong kinak, natungan niya anak ko. Wala yung mga igsoon kita, butang-butang. Makamatay niya ina. Kita may igsoon niya, kagikan. Pero sa diya, nadawat na to si Kristo na itong Ginoong manluluwas. Kung sa may igsoon, kanang mga tabian. Oh. Wala na lang na to. Kanya mo man. Sa diya may igsoon niya kita na nagadawat sa manluluwas at kung sa punta, niyo rin may igsoon na maglakaw na kita diya sa hugma, inyo na si Kristo sa may hugma ka na to. Kung naghatag sa iyang kaugalingon alang ka na to, na usa ka halal o usa ka sakripisyo ngadto sa Diyos alang sa usa ka mahumot na alimyon. Oh, pahumot niya ito sa Ginoo. Karon kung inis ko na maigsuon o pahumot, ato na lao, unsa man ang gitawag ko kanang kahumot, unsa man ang imong tinabuhi ka gitawag na doon pahumot sa Diyos. Tanawa ha? Ito tama isuon sa ikaduhang Korinto. Ikaduhang Korinto, kapitulo... Ikaduhang Korinto, kapitulo 2, versikulo 15 o versikulo 16. Oh. Matupad rin, kahit kita mao ang kahumot ni Kristo, ngadto sa Diyos. Diha kanila nga nangaluwas o diha kanila nga nangawala. Ang nangalaglag. Ingon pa niya magsun sa versikulo 16. Ngadto sa usa, kita mao ang baho sa kamatayon, ngadto sa kamatayon. O ngadto sa usa, mao ang kahumot sa kinabuhi, ngadto sa kinabuhi. O kinsa ang paigo alam niini ng mga butang. At kung taksa-taksawin. Kung namunta na ta, magiging kagkahukon. Kung sa may buti pasabutan ang pastor, literal, abon, dili, imong kinabuhi, imong testimonyo. Iyon siya kay kita, mao ang kahumot ni Kristo ngadto sa Diyos, diha kanila nga nangaluwas. Buti pasabot may isuon, kita diha may isuon, ang encouragement sa usap-usap. Tungod sa kinabuhi ni mo, madasig sila. O tungod sa kinabuhi nila, madasig ko. Buti pa sa pagmahigsoon, ang imong pagkamatinunano, mahimong kusog o kalikon sa uban. Muna yun ang malakulong sa Diyos. Kahit kita mao ang kahumot ni Kristo, ngayon sa Diyos, diha kanila nga nangaluwas. So kita, kinangaluwas ang mata. Ang ato na yung mahigsoon nga kusog sa pagpadayon, nakalanggigit sa kada isa na to, diya sa itong matag-adlaw ng testimonyo sa pagpangalanggan sa Diyos. Ang ikanuha, tanawa, o diha kanila nga nangalaglag. O diha kanila nga nangalaglag. Ang buti pa sa kong inimaikso, na katong mga tao na nagpanulong sa impirno, makita nila ang kinabuhi na to na nagpinuutan sa pangalanggan sa Ginoo. O may nagpuposibilidad, mga iso, dako kayong prosinto na naglantaw na isinan nimo. O nga, tungod sa ilang sa atong testimonyo, makalikay sila sa damaan sa impyerno. Kay kaning mga tao na nagpadulong may isuot sa impyerno, naglantaw ng mga tao ang asa sila mata. Kanapang, makapatong mo na isuot paglaon na makasalbar sa ilang pagkawalay kasiguruhan. Kita kung sa nagsigitag suntik, may tungod sa kasiguruhan sa kaluwasan. Ang problema, kung nakaila silang mga tao, nasama na ito, manikurado ang kaluwasan, pero makasunti sila na mas buutan pa man niya kaya na nila. Muna mga isuot na kapadilikado. Ngayon pa nga ako, sigurado na magagulangin, kaya anak na ako sa Ginoo, pero makakita sila. Murad di man ko makatuwa ng istorya, kaya mas buutan pa man kuha na niya. Muna mga isuot na isunti sa malaang kasulatan, nga, kita na ikonong ng mga pinalangga ng anak sa Diyos. Gusto sa Diyos masayon ta. Nga atong kinabuhi, mauni ang kita kong pahumot. Mahumot na alimyon sa Diyos. Oh,
sa mga Kristohanon malikod, sa mga dili Kristohanon madala sila ang Hingsuon, magkumbinsi sila diha sa Ginoo. Ikaduha, ikatulo, nasa bisikulo 16, ngadto sa usa kita mao ang bahog sa kamatayon, ngadto sa kamatayon. Usa may mo tipasang kani. Doon ay mga tao na Hingsuon na mingin sila na makakita sila sa ato at testimonyo, sa atong kausapan, sa atong kabanguhan. Unsa man, mayroon na sila, ayaw na ninyo. Ayaw na sila o kuwana, ayaw na natin. Kuwana na, hindi na ito sila pagduhulong-duhulong kay mawala na diapon. Lahit na sila na ito. Kuwana sila ba? Ato na silang imbitaron sa itong pista. Hindi man na sila wato. Kaya hindi man na sila parehas na ito. O, kunya mga isoon. Ingon din eh, ngadto sa usa kita mao ang pamo sa kamatayon, ngadto sa kamatayon duha kaduha. Ako ba na namin sulya nilita kadita madulduhulan na nila kay base po niya ma maparihata na nila wala na tayo inom gitapag ng baho muli kay sila na po mga isuot kay mahadlok sila nga na ay gagang mawala sa ilang kay makita nila lagi na makita sila. Ngadto sa mga mato ay impirno ng Hingsuon, kabalo sila ng mga butang ng anak sa Diyos. Pero ngano ni sila musunod? Kay naa sila ng Hingsuon mga butang, nga ingon nila na dilit na ni kaya, dilit pagsindig ato ni biyahan, dilit na mudikit-dikit anak nila, kay mudikit-dikit na nila, mawala niya itong pagkapalahubo. Mawala niya itong pagkasugarol. Muna nga, muli kayo kita sila na ito. Mayroon na sila nga, ayaw na lang natin yung gambita. Kaya di kinakuha din din sa kuha. Kaya natin ba sila? Kuha niya, mga ako na sila, mga Diyos mo na sila. Buti pa sa mga Hingsuon. Ngadto sa mga tao nga naka sa dapit mga Hingsuon sa nalimutan sa sala, kita ang paho sa kamatayan. Buti pa sa buto, magkinabuhit ang mataro, magkinabuhit ang palaan, ang tintas niya ng Hingsuon mong palayo sa ato. Ang tintas niya ng Hingsuon mo, mubing, mubuhan na sa ato, mulihay na sa ato. Kaya mga palahog, ayaw na ninyo. Tawag kang inom, kaya hindi na mo inom. Kaya kuwala sila, kaya mga born again na sila. Mga langito na sila. Di na ito na sila madala. Kung kita po'y kunuon sa ilang Hingsuon, mulihay po na sila. Kaya nga naman, kita po'y Hingsuon, kita wag na nilagpamo sa kamatayan. Muna nga Kristohano, sa diyan na magsunwining ta, sa diyan na magsangyang ta, ayaw ka tingala, may insundungon ka. Ayaw ka tingala na isalikway ka. Kay para may suon sa mga mato ay langit, kita ang kahumot sa kinagwi. Pero ngayon sa mga mato ay impirno, kita ang bangon sa kamatayan. Tanawa ko sa inyo nila. O ganto sa usa, mao ang kahumot sa kinabuhi, ganto sa kinabuhi, o kinsa ang paigo alam nini. Ngunit may so, kung ikaw, makay mo ka na ang tao mo ito ay langit. Kaya kung ikaw naglakaw sa pagkamataro, ikahinangan nila ka. Dawaton ka nila. Uli, mukha na sila may so, ma-impluensyahan na sila ni mo. O mahimo na silang bunga ni mo. Kung yung karoon ay sunod, mahimo silang bunga sa imong kinabuhin tungkol kay naglakaw ka sa dalan sa Ginoo. Sila ang mahimo na rason na bubuan ka sa Diyos o panalangin sa kinabuhi. Muna mo yung sunod na dilita milyonaryo. Dilita asinso kaayo sa kwarta. Huwag tayo dagang kwarta. Pero ang nakaniblo mo yung sunod, panalangin ka sa Diyos. Kung unsay itinuha sa iyong kasing-kasing, iyan ang ihatang. Dili na utang na Hingsuon na makabaton kang mga material na butang. Kung ikaw na Hingsuon na makabaton ka sa mga material na mga butang, kay nahimuot ang takya sa mga butang na dapat na nimo. Nga naman, kaya tinaroon ka, naglakaw ka sa pagkamataro. Balik ka na Hingsuon sa Episo. Sa Episo Kapitulo 5, unsa man, ingon niyo, o paglakaw niya sa gugma, ingon nga si Kristo usab na gugma ka na to. O nagahatag sa iyang kaugalingon alang ka na to, nga usab ka halag o usab sa sakrapisyo, nga to sa Diyos, alang sa Diyos, sa usab ka humot, nga alim yun. O, ano yung isang pin? Buti pa sa
sa versikulo 2, nag-isgot din sa pagkinabuhi matarong, pagkinabuhi palaan, pagkinabuhi ng suod na makapalipay o makapahamuot sa Ginoo. Muna nga, kita mo yung suod, gisugutan na maglakaw di sa gugma. Naman sa versikulo 3, apan ang daotan pagkihilawas o ang tanang pagkadilihinlo o ang pagkabahimugon ayaw itukot nga kini sa mga usan. Pagkangalan niya kay inyong ingon nga na himong balaan. Ngano'ng nagsuot yung mga iso ng versikulo 3, ayaw itukot. Kaya kinikisutan sa versikulo 3 may iso, kung ikita ko no, na himo na itang balaan, kaya ako kita na himo na itang anak sa Diyos, kung makaplagan mga iso sa kinakaliwagan, ngano ay nagbuhan sa mabutan, siya ang makapahimo nga makapakontaminar mga igsoon sa baho sa pagkamatarong sa Diyos na gikinabuhin sa daghan. Mautana ko ninyo, ako naman yung nasulti sa Bilabay mga adlaw, mga Domingo. Kanang inyong balay, isang butangan pa na inyo o kanang parasalang itong aircon, butangan na ninyo ng deodorant dito. So, malibiyo yung anang kahumot sa tipong palibot, no? Lapin ang napagyong kaya itawag ko air freshener, butangan niyo ang pahumot, malim yun. Pero kung kanawin sa lugar na ay pahumot, pero kung na ay isang kapuog niya, ilaga at patay, yung mga ikso, kanatanang pahumot niya, bawala na ang bubuli ba? Ang isutan mo na ito, Dr. Ikso, na itong topic mo is, kita kung langit nung na pahumot. Ang kahumot bawala kung anay isa ka buong baho. O sa kabutang na kapabaho. Mo nagsunti ang Diyos Piso na kinahanglan na matataw na kanawag sa kaluwasan mag-amping sa iyang kaugalingon. Kay bilin mo na kahit na sa Ginoo. Nahinugdo mo mga iso ni Akan? Si Akan lang isa mga iso ang nagtago. O kanin mo sa ka bahandi mga isuon na isuko sa Diyos, iyo sa Ginoo, ayaw mo pagbatol o bisan unsang dulungtan ang butang. Pero may isuon si Akan, may isuon, nang ibuhat niya, nagtako siya bulawan dito may isuon sa iyang sa iya may isuon nga ilalong sa tunda, nagkalong sa biyuta dito sa ilalong sa tunda, yung ilubong ang bulawan, na ilang nagbuhat sa Jericho. Sa diyang kisulong nila ang Jericho may suon, ilipot-lipotan nilang magkapito, pagsingin nila, huglo ang tibok wool sa Jericho. Pero kay wala niya ang isunod. Kadaghan nila may suon sa tibok, katiling pang Israel, isa lang katao ang nagtago o nulungtanan dito sa Eto. Ilubong na Iblia siya ang tulda. Unsay na hintago sa intero may suon kumritisyon sa Israel, sa diyang kisulong nila may suon ang siyudad sa ay, nga wala may suon. Walay kural. Ang Jericho, huglos mo mga sayon. Ilabihan kakuslan o kalikuan ang maong kural, pero huglo. Pero ang ay ng isuon, ipadalagan sila, gigukod sila, ipanimba sila ang isuon sa espada sa taga-ay, ang rason tungod lang sa sala sa isang tabi. Ang maong panghitapos sa ilang kapanahonan ng isuon, na himong kinimusag ka panag-ingan sa katilingman sa mga Kristohan, na kita din mga isuon ng mga anak sa Diyos, bisan mga isuon usang ang gamay ng butang na ikahinaway sa kinabuhi na ito, makaangin eh sa kinatibok ang pamilya mga isuon sa usang kataong na luwas. Muna nga, di kinahanggal mga isuon kabalutan na ang Diyos walay kalimay sa sala. Ang Diyos mga isuon mo panalangin siya sa mga makasasala na ano na tinuod na paghinulsol. Huwag ang tinuod na paghinulsol sa sala, mao ang pagkalipasok sa paglikay o sa pagpalayo niya ni Ana. Dilintag ng pintong mga tao, naatay na doon ang gulo sa kinabuhi ng puno sa kaluyahon. Pero ang ilang taon sa Diyos na naatay kasing-kasing pating umaon, nga mong palayo sa tanang mga buta na makapasakit o magkapadaot sa panimaho sa Diyos sa ating kinabuhi. Unang buta na itong nakita, remain soon. Ang panalangin sa Diyos mag-aabot, sumala sa kapasidad sa iyong nasaktan. Muna, importante na ito ang magkanunayang pagpamalanglong sa pulong sa Diyos. Ikaduha, ang panalangin sa Diyos na kaabot sa ating kinabuhi nga nakabase
sa itong kinabuhi. E dili lang puno lang sa kaybalo ang ato sa labutan ng gusto sa Dios nga kinimiksu makapuno sa itong kasing-kasing. Kaysa kasing-kasing, hindi siya maiksuot ang sinugdanan na kinatibukan atong lawas pulihok sa pag-apply sa mga pamaturan na atong masabtan. Ikatulo o katapusan, mao maiksuot ang pagpaabot sa mga butang agisaan sa Diyos, ingon nga resulta sa atong gibuhat diya sa iyong mga mata. Kana kita o magsuot pagka pasensyoso. Ang Diyos dili matsikiro. Ang Diyos magsuot dili siya kining dili siya matsikiro kaya kanang pulong matsik di pa natinood. No? Ang Diyos magsuot muhata sa iya magsuot nga iyang tagtinood gina o dili gina mumulan niyo. Pure man ako. Muna mo isuot ato nga kinahanglan kapag ta magsuot una sa kalidad sa atong nasabdan o na tuon ta. Oh, ikaduha sa kapasidad di unsa nato pag-apply. O ang katapusan mga exhort mo ni kinahanglan nga naa ta nagapaabot ta. Dili ta nagapaabot ta mismo na kay nitaw pasensya ba, patient. Nga inumanan ang buhing nga pagsalig og pagtuon. Ang tanong isuot ni sa Dios dili na mapakyas tinuod na. Kung diyang magsuot, imo makita na ang Diyos upalihog sa iyong mga kamot kay simpleng pagpamatuod sa tanan niya ni Pangulong. Ang Diyos magsuot ang sugdi sa kasulatan, kumplito, eternal, spiritual, o literal. Pag may iyong eternal, langit. Pag iyong espiritu, pag iyong spiritual, application na po di karoon. Apply mo sa kinabuhi. Pag ingon o maigsoon o bilitiran, muna na maigsoon ang katumpa sa iyong pugi, sa iyong pagtuwa. Muna amit sa iyong maigsoon niya at pabalalungan ka rin. Ang pulong sa Diyos, tinuon o tinudumi, ihigong maka, umusap ka kamili ng butang, ingon nga langit ng pahumong sa Diyos, ang atong matatagawang testimonyo sa atong Kristohan ng kinabuhi. Pag-apota, amahan ang mga langit nun, salamat sa iyong pulong, ako nag-ampo ka nimo. Tagi kami ganun ay Diyos kung puso kong kalikon sa aming inong pagsalig o pagtuo, nagkipusap din sa fisika ng mga bahid sa aming pagkatao. Dalay mo ganun Diyos sa ngalan ng Kristus Jesus. Amen. Yata nito pa lang sa puso ng Diyos sa paglit sa katapusan na rin. Okay, amen. Para sa itong mga lab offering, ito ang mabayan ng mga hymna sa hymn number 20. Ang saan si Gino. So itong mamalim number 20, ang saan si Gino. So dinay pa ako yung Sir Jinner sa palampok para sa itong mga Oh,
Diyos, mga puso at pagkatapos. Magkaputan, kayo nito kung mga tao na ito. Ama na mo nangit ng Lord, salamat sa pagkakasan ng dapat na ang Lord. Salamat na din sa mga puno na dapat na ang nagungkal ng mga dapat Lord sa disco of the second service. Ayong butas na.